Guys, the bishop is now a king. Mga ka-Republic, kinumpirma na po ni Ginebra coach Tim Cohn na si Tony Bishop ang magiging replacement import ng Ginkings kapalit muna ni Justin Brownlee. Sabi ni coach Tim Cohn, naging mapalad ang Ginkings na inabutan pa nila si Tony Bishop na naka-schedule na sanang maglaro para sa isang team sa Mexico. But in the nick of time ay nasecure nila ang serbisyo ng 6'6 forward para tulungan silang ipagtanggol ang kanilang titulo dito sa Commissioner's Cup. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang videong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, matapos ang maraming haka-haka at maling akala, si Tony Bishop na nga ang may initial na letter B na magiging replacement import ng Barangay Ginebra. Kinumpirma na po ito ni Ginebra coach Tim Cohn sa panayam sa media kahapon. Bakit si Tony Bishop ang napisil ng American mentor na maging kapalit ni Justin Brownlee? Ang sagot po dyan ng Ginebra coach, napaka-versatile daw ni Bishop at nahirapan silang depensahan ito nang makalaban nila sa finals ang Meralco 2 taon na ang nakaraan. Saka masyado raw itong level-headed. Hindi nila napikon o hindi nila nasira ang laro during their championship match kontra sa Meralco. Kaya ito ang naisip nilang kapalit muna ng kanilang resident import. Speaking of Ginebra resident import na si Justin Brownlee, posible raw na lumabas na ang verdict o hatol sa plank doping test ng 3-time PBA best import. Sinabi rin ng Ginebra coach, wala raw siyang idea kung gaano katagal ang magiging suspension ng kanilang import. Anyway, this weekend, maaaring ngayong araw ng Sabado darating dito sa Pilipinas si Tony Bishop, isang araw na pahinga at saka isasalang na sa team practice sa Lunes. Sa November 5 pa ang opening ng PBA Season 48 kung saan ay magkakabakbakan agad ang Talk and Text at ang Magnolia Hotshots alas 7 ng gabi. Pero bago ang game ay gaganapin muna ang Leo Awards, ganap na alas 4 ng hapon kung saan ay igagawad ang mga personal awards kasama na ang MVP Award. Samantala, sa November 17 pa ang unang game ng Ginebra, laban ito sa kupuna ng Converge. Maraming Ginebra haters ang natuwa nang mabalitang hindi makapaglalaro si Justin Brownlee para tulungan ang mga mag-aalak na depensahan ang Commissioner's Cup title dahil nga sa issue ng plank doping test. May mga humula agad na ngayong wala raw ang Ginebra resident import ay tiyak daw sa kangkungan na naman ang tropa ni coach Tim Cohn. Ngunit marami ang nagdalawang isip ngayon sa kangkungan issue ngayong mai-announce na ng Ginebra mentor na ang kanila magiging replacement import ay si Tony Bishop. Napaisip ang mga haters dahil hindi siguro nila akalain na ang magiging replacement import ng Ginebra ay isang napakahusay ding manlalaro na tried and tested na dito sa PBA. Dinala ni Tony Bishop sa PBA Governor's Cup Finals ang Meralco Bolts noong 2021 kung saan ay nakatapat nga nila ang Ginebra. Nagwagi nga lang ang Ginkings na pinangungunahan ni Justin Brownlee. Naging malakas na contender din si Tony Bishop sa Best Import Award sa conference na yon na si Justin Brownlee ang nagwagi. Nahirapan daw silang depensahan si Tony Bishop nang makalaban nila ito at ang Meralco sa finals. Kung kaya nang dumating ang pangangailangan sa replacement import ay ito agad ang kanilang naisip. Kwento pa ng Ginebra mentor. At habang nagpapahinga si Justin Brownlee, habang isiniserve ni JB ang magiging suspension sa kanya ng FIBA, ay si Tony Bishop muna ang aayuda sa kupunan na nabigyan na niya ng 6 na championship. Kasama si Scottie Thompson, Japet Aguilar, Stan Hardinger and the rest of the gang, sa aking palagay ay mabibigo ang mga Ginebra haters na makita sa kangkungan ang kupunan ng mga mag-aala. Fresh na fresh mula sa Golden Asian Games campaign sina Scottie Thompson at Japet Aguilar, tiyak na itutuloy-tuloy nila dito sa Commissioner's Cup ang maganda nilang laro. Nagkaroon naman ng sapat na pahinga si Christian Stan Hardinger at tulad sa nakaraang Governor's Cup, tiyak na handang-handa siyang magbigay ulit ng superb performance. Very healthy rin si Stanley Pringle, plus ang bagong Ginking player na si Maverick Ahanmisi. Walang duda, sa umpisa'y maninibago ang mga bataan ni coach Tim Cohn na ngayon ay iba ang kanilang import.
Iba ang galawan ni Justin Brownlee at iba rin ang laro ni Tony Bishop. Ngunit naniniwala ako na kalaunan ay makukuha rin nila ang laro ng isa't isa tungo sa isa na namang magandang kampanya dito sa Commissioner's Cup. Nauna nang sinabi ni Meralco coach Luigi Trillo na nakikita niyang paborito ngayong conference ay ang mga kupunan ng SMB at Magnolia Hotshots. Nasabi niya ito dahil sa naging magandang showing ng Magnolia sa PBA on Tour kung saan ay hindi ito nakatikim ng talo sa 11 laro. Napili rin niyang paborito ang SMB dahil balik na sa dating bangis ang galawan ni Junmar Fajardo. Pero mawalang galang na ay beg to disagree. Nakalimutang banggitin ng Meralco coach na nasa Hinebra naman ang basketball mentor na umakay sa Gilas upang mag-champion sa Asian Games. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Domingo Andres, Papa Pandoy, Cecilio Tenorio, Arnil Cayubi, Katz, Edwin Garduon, Reggie Jimenez, Mila Aike, Eduardo Galang, Romeo Conchada, at si Rubin Dulor. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.